This is Joan Reyes Vlog and welcome to my channel. Hi! Kumusta po kayo? Ako nga pala si Joven, isang OFW na ka-based dito sa Kuwait. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe at i-hit mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa aking newly uploaded videos. For today's video, pag-uusapan natin kung paano i-dry bat ang ating alagang pusa. Kailan natin pwedeng i-dry bat ang ating alagang pusa? At ano-ano ang mga pwede natin gamitin sa pag-dry bat sa ating alagang pusa? But before we start, ipapakilala ko ulit yung bago naming adopted na kitten. Isa siyang mixed breed, Persian din siya. Ito, Midsummer, ayan, 3 months old kitten at na-adopt namin ito sa aming kaibigan. Isa siyang female na kitten. Ayan ito, Midsummer, di ba? Cute-cute niya. Pangarap din kasi naming magkaroon ng black, pure black na pusa. Kaya ito, in-adopt namin siya. Here. Ayan, Midsummer. Ang cute-cute niya at saka tahimik at saka mabait na pusa. Midsummer. Here. Shout out pala sa anak ni Mikmik na si Joseph. Joseph, we had our new kitten again. If you want to meet her, just visit our house. Thank you. Without further ado, umpisa na natin tong vlog na ito. Ayan, so sa tuwing kailan nating pwedeng i-dry bat ang ating alagang pusa. Ayan, so sa mga may mga medical issues gaya ng pag na-neuter or na-spay sila or mga bagong panganak, kasi hindi pa natin sila pwedeng paliguan ng sa tubig, kaya i-dry bat muna natin sila para malinisan natin sila. Ano-ano naman yung mga pwede natin gamitin sa pag-dry shower. Ayan, so first of all, ito, kailangan natin ng nail clipper. Ito, nail clipper. Kailangan din natin ng towel. Here. Kailangan din natin ng slicker brush. At saka itong suklay. Here, yan. So, dalawa, pwede na. At itong dry shampoo na powder. Ayan. Or kung wala kayong dry shampoo na powder, pwede rin itong waterless na shampoo. Sasabihin ko yung pagkakaiba nito mamaya, yung dry shampoo na powder at saka itong waterless na shampoo. Ayan. Kailangan din natin ng wet wipes. Ito. Para sa ano sa mga pusa at saka aso. Ayan. Wet wipes. At itong air blower. Here. Kailangan natin ng air blower. At kailangan din natin ng cotton balls na basa. Ito. Ayan. So, nilay ko na lang dito. Cotton balls na basa. Regarding pala dito sa wet wipes, so hindi lahat ng wet wipes ay pwede natin gamitin sa ating alagang pusa. Gaya nung sa baby wipes, kasi meron siyang mga harmful chemicals and unpleasant odor na hindi nakakaaya sa ating alagang pusa. And pag gagamitin natin yung baby wipes, meron kasi siyang mga harmful chemicals na hindi pwedeng ma-leak or makain ng ating alagang pusa. Ayan, so hindi siya pwedeng gamitin. Kung gusto mong gumamit din ng wet wipes, so pumunta ka na lang sa mga pet shop or pet boutique. Gaya nyo sa 4 pounds, meron silang mga wet wipes na tinda dyan. Itong green tea or baby powder, tsaka ito pa. Ayan. So, pumunta ka na lang dyan. Yan, inuulit ko lang. This is non-paid promotion. Ayan. So, punta na lang kayo dyan at bibili kayo. Thank you. Ang pagkakaiba pala nitong item na to, ito yung dry shampoo powder tsaka itong waterless shampoo. Itong waterless shampoo, isa siyang liquid na ini-spray dito sa palm at ipinapahid dun sa coat ng iyong alagang pusa. At pag ito yung gamitin mo, same procedure lang din itong paggamit nito at hindi mo na rin siya kailang i-rinse ng tubig. Without further ado, ayan, umpisa na natin kung paano mag-dry bat ng ating alagang pusa. Ayan, so itong si Summer, ayan. So, yung mga dinadry bat pala, yung mga kitten or may mga medical issues gaya ng na-neuter o na-spay or bagong panganak na pusa or may mga under medication na hindi pwedeng paliguan eh. So, pwede natin silang i-dry bat. Bago natin siya i-dry bat, ayan, so kukuhan muna natin siya. Kukuhan muna natin. Ito yung model namin ngayon, ang aming bagong kitten. Ayan, so kukuhan muna natin siya. Gamit ang nail clipper eh. So, huwag kayong gagamit ng nail cutter kasi magka-crack yung kanilang kuko. Ayan, so, kukuhan muna natin siya. Here. Ayan.
pag makulit yung ano, yung inyong alagang pusa, pwede niyo siyang balutin ng towel. Ayan. Pwede niyo siyang gamitin ito kung ayaw magpakpo. And so, an itong Ningning naman namin is gusto naman niya, kaya hindi na natin gamitan ng towel. Ay, look, anong bite-bite pa ng Ningning. Pagkatapos natin kukuhan, ayan, so lilinisan naman natin yung kaninyang ano, kanyang mata. Gamit yung cotton balls, ayan. So basahin, nabasa ko na to kanina. Ano nyo lang, linisan yung kanyang mata. Ano nito? Ayan. Para matanggal yung ano, yung tear stain at saka yung mga ibang muta niya. Pahit-pahit nyo lang sa kanyang mata dito. Basahin nyo lang siya ng tubig. Pag malinis na yung kanyang mata, linisan nyo naman yung kanyang tainga. Yan. So, para maging wet yung kanyang tainga or kung dry, kung hindi siya waxy, pwede kayong kumamit ng air cleaner. Yan. So, nakalimutan kong banggitin itong air cleaner. Tsaka itong buds. Ayan, buds. Gamit tayo ng buds. Lagyan natin siya ng air cleaner, yung kanyang tainga. Air. Tsaka natin siya i-massage konti. Ganyan o. Para magkalat yung ano, yung air cleaner na in-apply natin. Sa kabila din, lagyan natin ng air cleaner. Massage din natin parehas. Pwede nating i-leave yung ano, yung na-apply nating air cleaner ng 2 minutes na natin siya linisan. Yan, so pwede na nating linisan yung tainga ng ating alagang pusa. Mabait yung ating model ngayon, si Summer. First day ni Summer ngayon, mabait at saka kasundo niya na yung aming alagang pusa na iba. Nakikipaglaro na siya. Yan. Inapplyan ko ng ano, ng air cleaner kasi medyo dry yung kanyang ano, tainga. Kaya para ano, air para malinisang mabuti. Sa kabila naman, ayan, so malinis na yung kanyang tainga. Ang next na gagawin natin ay gamitan na natin siya ng wet wipes. Bago natin i-wet wipes, pwede natin siyang suklayin muna yung kanyang buhok para matanggal yung mga dead hair niya para madali lang siyang i-wet wipes at saka i-dry mamaya. Ayan, so pwede nyo siyang gamitan ng slicker brush at saka itong suklay. Pagkatapos natin linisan yung kanyang tainga, i-wet wipes naman natin yung buong katawan niya. From head hanggang tail hanggang sa mga paa niya. Yeah, so, gamitan na natin siya ng wet wipes. Yeah. Wet wipes lang natin. Para matanggal yung kanyang dumi sa kanyang katawan or sa kanyang fur. Pag may kitten pala kayo, iwasan yung paliguan ng tubig kasi ang mga kitten ay very prone yan sila sa mga sakit. Kaya i-dry shower nyo na lang muna hanggat hindi sila na fully vaccine. Pag hindi pa full yung kanilang vaccine, ay hindi pa sila pwedeng paliguan. Ayan, so tapos na nating na wet wipes yung kanyang katawan. Malinis naman yung katawan ng aming Ningning. After nating ma wet wipes, ayan, so gamit tayo ng ano, ng air blower nito para ma-dry at saka, 'di ba, ginamitan natin siya ng wet wipes para ma-dry naman siya. Gamit tayo ng air blower. Yung mahina lang kasi para hindi maano yung ano. Pagkitin, unti-unti lang nating ano, introduce itong air blower. Kasi matatakot yan sila sa sounds at saka sa hangin. Yan. So, idampi-dampi lang natin yung hangin muna. Yan. Hanggang sa masanay siya. Maganda na turuan natin yung mga kitten natin ng mas maaga para hindi sila matakot sa air blower or yung sa mga sounds na malalakas. Huwag natin silang bibiglain. Yan. So, unti-unti niyang nagugustuhan na pag-air blower.
Madali lang naman itong matuyo kasi wet wipes lang naman yung gamit natin. And so, dry na si Summer, itong model natin. Make sure lang na dry na siya bago natin siyang applyan ng nitong dry shampoo na powder. Yan, so na-dry na siya. Lagyan naman natin siya ng dry shampoo na powder. Eh, so pagka bumili kayo nito, make sure na safe sa kanila at saka hindi siya harmful sa kanila. Baka kasi may mga peki kasi mga nagbebenta ng ganito. Kaya yung sa mga trusted na pet shop na lang kayo pumunta. So gamitan na natin siya ng powder. Yeah, so nilagyan ko na siya. I-ano lang siya, i-spread nyo lang. Spread nyo lang yung powder sa kanyang katawan. Yung nabili pala naming dry shampoo ay mayroon siyang lavender. Scented siya ng lavender. Yan. Here. Perfume free at saka talc free. Yan. Spread nyo lang yung powder sa kanyang buong katawan. Safe pala siya ito kahit madilaan or maliit. Safe po siya. Pag ako, ay nang-aaway ng aming nining. Ay, ayaw na niyang magpaano. Nakikiliti ata. Kapag na-spread niyo na yung powder, gamitin niyo ulit yung air blower para matanggal yung excessive na yung mga existing na powder sa kanyang katawan. Gamitan nyo ulit ng air blower. Ayan, so ganyan lang kasimple, i-dry bat ang ating alagang pusa. Ayan, so malinis na ang aming bagong mingming. Ang smell fresh na siya. Ayan. Midsummer again. Thank you pala kay Harry. Meron siyang birthday gift sa akin nung birthday ko. Itong t-shirt. At thank you din kay Jay, meron din siyang regalo na keychain. Ayan, so ginagamit ko na from Costa Coffee. Ayan, thank you very much, Jay. Shoutout pala sa anak ni Este Padillo na si Gab. Ayan, si Gab, hindi ito na si, si Saya na favorite na pusa mo. Kailan ka papasyal dito? Ayaw mag-anong ni Saya. Here, ito na si Saya. Ayan, meet sayong, 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 sayong. Hi, Gab. Ayan. Shoutout din pala kay Daniel, kahit hindi pa siya nakapagsalita ay nanonood na sa aking sa aking mga videos. Hi, shoutout sa inyo Darwin, tsaka si Lani. Yan. At sa mga gustong bumili ng pumpkin powder, chicken powder, calcium vitamins at tsaka moringa powder, available yan siya dito sa Kuwait. I-message niyo lang si Ma'am Jade Bonilio, ito ang kanyang Facebook Messenger. At available din yan sa Pilipinas itong mga produkto na to at sa kanilang soup at saka shampoo dyan sa Pilipinas. I-message nyo lang po siya. At meron din po silang YouTube channel. I-subscribe nyo rin po sila. Jade Bonilio. Ayan. So, pasikoy subscribe na rin po. At sa aming mga regular viewers, thank you sa patuloy nyong panonood sa aking mga videos. Shoutout din sa inyo at sa mga bago pang mga napadaan sa aking channel na ito. Kung nagustuhan mo itong video na to, please don't forget to like at share sa mga pet lovers din or sa mga kaibigan ninyo para mas lalong dumami ang ating mga viewers. At kung mayroon kang request na i-vlog ko in the future, please comment sa my comment section para magawan ko ulit ng panibagong content. I hope you enjoyed this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!